Kung magkakabit po kayo niyan, iti-check nyo muna po yung location. Isabihin yung paglalagyan nyo. Tulad nito, ito po paglalagyan, ito makapal. Makapal po yung pader. Yung kapader niya makapal. Nasa inyo po kung saan nyo ilalagay. Kung igigit na nyo dito sa pader, kung igigit na nyo dito, o dito nyo ipapantay. Dito. Ang kanilang ginawa po, pinantay nila dito. Sa labas. Kasi po, nakita nila yung existing na pagkakakabit. Pantay po sa labas. Pag nagkakabit po kayo ng mga pinto, ayun na, pinto o pintuman o bintana, titingnan nyo lagi yung mga existing nakakabit sa building. Kahit sabihin natin, ibang kontrakto kayo. Doon kayo magbabase. I-check nyo muna yung bawa, nag-extend sila ng kwarto o room. Lagi nyo i-check yung existing. Para doon kayo magbase. Oh. Ito po yung ano, may screen door sa. Ayan o. Hindi po siya kita sa labas. Screen door photo. Yan pa. Dali lang po tayo kabit. Tatlong iskro. Yan po isa o. Isa. Nakapix. Dalawang iskro sa taas. Kapaba. Tsaka dito sa taas. Wala na. Wala na po dito sa taas. Dito lang. Dito lang po dalawa-dalawa. Dalawahan. Taas. Yan lang ang location. Yan lang. Isa sa baba, isa sa taas. Yun, isa. Isa doon sa taas. Isa dito sa baba. Yan lang po ang iskro. Dali lang po ikabit yan. I-align nyo muna. I-align nyo muna yung pataas. Yung pagano'n. Titik nyo kung pantay ito, kung pantay yung pader, yung finish niya. Ito yung isa. Yan po yung isa. Oh. Titsikin nyo muna kung pantay yung pader, yung pagkakapinis. Kung hindi, ililibel nyo, ipapantay nyo yung ikakabit yung bintana. Yan lang po. Nasa inyo po yun, kasi pag halimbawa papakabit kayo ng bintana, nasa inyo kung kayo, kung may tao kayo magkakabit o kayo na mismo magkakabit, papuntahin nyo po yung installer ng company, yung gumagawa na nito, gumagawa nito ng mga aluminum window. Sila ang mapunta sa site, sukatin nila yung laki, kasi tatanungin na lang po naman kayo kung kasama installation eh. Nasa inyo na iisipin nyo na lang yung installation, huwag nyo isama. Ang bibilhin nyo lang mismo yung bintana, yung window ganyan. Halimbawa pa i-charge ka nila ng installation ay 150 pesos. Kung halimbawa ikakabit mo yung tatlong ganyan. Hindi tatlo, naka-discount ka ng 350, di ba? Ganun po yun. Kung baan, kung maraming kakabit, kung di ba sa mga kontraktor, may mga kontraktor ng ganyan, ikaw na sa'yo ang installation sa kanila yung item. Depende po ang price yan po, depende sa laki. Depende sa lapad, depende sa taas. Yun po ang price yan. Hindi po sa kung standard, hindi. Depende po sa laki yan. Pinaka-maximum yan ba? Ang size lang naman yan, 60, may 45, may 90, may 1 meter. Depende yun sa laki. Ganun po lang ba magkabit lang. Dali lang po ikabit yan. Kung talagang nakakaintindi ka, kung talagang desidido ka, kung sa bahay mo lang, ikaw na magkapit. Basta't may gamit ka, electric drill, pagbutas, level, iskro, yun, walang dapat gamitin dyan. Kabilang kwarto naman, tingnan natin. Ito po yung isa. Yun o, di ba?
Yan. Yan o. Ito yung glass. Glass yan. O. Pag binuksan mo yan, maliwanag. Ito yung lock. Ito yung lock o. Ito yung screen. Para yung gusto mo maliwanag, tanggalin, buksan mo lang. Ito yung screen niya. Screen window. Isisira natin. Hindi din maliwanag yan. Tinted po siya. Hindi siya makita sa labas. Kaya madilim. Ito pakikita ko po sa inyo isa. Yan po. Pakikita ko sa inyo kung bakit. Ayun po. Iba naman to. Iba ito. Tingnan yung kapal. Diba? Yan po iba. O. Kasi existing po ito. Iba, ibang klaseng pinto naman yun. Ito. Iba. Walang screen window ito. Iyon mayroon. Ito wala. Ayan o. Kita yan naman, diba? Kaya ginaya nila yung existing. Pinantay sa labas. Ito na mo. Pinantay nila sa labas. Hindi dito sa... Hindi ginit na dito. Hindi dito pinantay. Kasi ito, dito sila nagbasa sa existing. Sa dating na nakakabit. Diba? Iba naman ito. Diba? Ganyan lang po. Iba kasi hindi ko alam kung ibang contractor na naman yun eh, na gumawa. Kasi kung pamit naman siguro kung kahit iba sila contractor, kung igigit na mo ito, ito igigit na mo. Tapos o kaya dito ipapantay, pamit naman. Dapat titignan yung existing kung ano na nakadating nakakabit. Ganun lang po. Ang dali lang po yan, ilalevel nyo lang po ito. Ito, ilalevel nyo lang ito, pataas. O, tapos. Pataas yan, kabila ko, ilalevel yan. Kung halimbawa, gusto mo kakabit, hindi kayo na magsukat. Kayo na magdala doon sa fabricator. Doon sa company. Basta alam mo yung sukat. Mixo lang na sigurado yung sukat mo. Di bali po yung sukat mo, kumapos lang ng yung dalawang guhit. Kapos sinusunod ng dalawang guhit, may silikon naman po yan eh. Kahit dalawang guhit pa, hindi ka na mayarapan pagsalpak. Kasi minsan ang pader, hindi pantay. Lagiin mo, wag ka magsisero-sero. Kailangan meron kang laro. Kailangan, bawa, 1 meter sakto. Gawin mo lang siya ng 99.5, ganyan. Magbabawas ka ng 5 guhit. Kasi kung saktuhan yan, yung pader mo pala hindi ganun. Hindi eskwalado. Ganyan tulad yan. Hindi eskwalado ito. Mahihirapan ka pagsalpak. Ganun lagi. Magbabawas lang kayo ng 5 guhit. 5 mm lang. Huwag niyo sasakto. Mabawa 1 meter ang taas. Bawasan niyo siya ng 5 guhit. Kung ang lapad naman 120, bawasan niyo siya ng 5 guhit pa din. At kasi may silicone naman yan eh. Walang problema dyan. Mahalaga, ilalapat niyo naman yan. May screw naman yan. Ano lang po, kasi kung saktuhan yan, mamaya mahirapan ka pa, magbabawas ka pa, papabalik mo na naman sa fabricator. Ano lang po kayo mag-ano ng bintana? Huwag saktuhan. Tinayin po na may silicone. May silicone po yan. Silicone.
po silicone, no? Diba? Yan po silicone. Yan. Silicone po yan, paikot. Yan, silicone yan. Kulay pa ang silicone. Kita niyo po yan, silicone yan. Kaya wala siyang awang dito sa baba. O, yun, no? Silicone po yan. Yan ang sinasabi ko. Diba? Yan. Silicone po yan, paikot. Yan. Ayan ang gagawin nyo, huwag yung saktuhan. Halimbawa yung height, 120. Tapos yung lapad, 150. O ganyan, o 80. Lagi ko ho yung maglilis ng kahit tatlong guhit. So yun, limang guhit. Kasi po yung maganda yung medyo may allowance. Kasi kung saktuhan talaga yan, hindi mo kabisado yung pader. May harapan po kayo talaga magsalpak. Ganun lang pang technique nyo dyan. Pero kung mataga ka, tataba ka na talaga. Sana po nakakuha kayo ng idea. Kung hindi kayo sigurado sa sukat nyo, papuntahin nyo na lang doon sa gagawa. Sa mga installer ng aluminum. Kung gusto sila, pag inang magkabit, kung busy talaga kayo. Ganun lang po. Sana po makatulong sa inyo yung idea ko. Sana po, kung di ka pa po nakasubscribe sa channel na ito, paki-click na natin sa notification bell dyan para updated ka sa susunod ko pang i-upload ng video. Hanggang dito muna ulit. Sa susunod na vlog ulit.